Ngayong linggo, alam nyo naman na may importanteng desisyon tayong isinagawa at binigyan ng kasagutan. Gaya nga ng sinasabi ko dati, gagamitin ko kung anumang oras na mayroon para makapag-isip at plano ng maayos. At sa awa at gabay ng Panginoon, kasama rin ang baspas ng aking pamilya, ng aking mga malapit na kaibigan at kasama sa politika, ay ginawa na nating umpisa ng lahat. May dahilan na nga nang umiti ang pag-asa. Simula't simula pa ay naitadhana na ating nadarama ang kanyang katapatan. Ang paglilingkod ay likas sa puso niya. Si Bongbongga, siya ang tunay naglilingkod ng dalisay. Tiwalan natin sinuklian ng serbisyong inaasam. Si Bongbong ay subok na siya, bakit pa tayo mag-iiba? Akala niyo yata ay wala nang pag-asa ang ating inang bayan ay makakabangon pa. Dilingit sa ating alam kanyang pinaghandaan ang kaunlaran ng buong sambayan na. Si Bongbongga, siya ang tunay naglilingkod ng dalisay. Sinuklian ng serbisyong inaasam. Si Bongbong ay subok na siya, bakit pa tayo mag-iiba? Kung si Bongbong ay itatangi Pilipinas ang mapuwawagi. Wow, wow, wow. Si Bongbongga, siya ang tunay naglilingkod ng dalisay. Tiwala natin sinuklian ng serbisyong ating inaasam. Si Bongbong ay subok na siya, bakit pa tayo mag-iiba? Wow, wow, wow. Mga kababayan, huwag magtiwala sa propaganda ng mga dilawan. Wala silang napatunayan, puro akusasyon lamang. Si Bongbong lang ang tunay na makabayan, ang tunay na may kakayahan na ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Si Bongbong ay para sa bayan, tunay na nagmamahal sa ating inang bayan.